para sa mga galing abroad. Nasa frontline ang balita niyan. Yo, what's up mga ka-idol? Welcome back to my YouTube channel. Ngayon mga ka-idol, mukbang naman tayo mga ka-idol. Ayan o, nandito sa aking harapan. Mayroon tayo itong Rilienong Bangos. Ayan o. Oh, mainit. Sobrang mainit mga idol. Ayan o. Ayan, musok pa. Bagong ano. Oh. Yan po. Wow. Ang sarap mga ka-idol. Yan po mga ka-idol. At itong sausawa natin yun. Puro sili yan mga ka-idol. Yan o. Yan. Nagpisahan natin mga ka-idol. Yan o. Kain na mga ka-idol. Sarap mga ka-idol. Paalala ng QCPD, damay ang mga hotel sa mga lalabag sa quarantine protocol. Na very good naman ang hotel na ito sa Cubao dahil sa high-end security system. Sobrang sarap mga ka-idol. Mainit pa. Musok pa. Sa ngayon, wala na raw nag-aala poblasyon raw sa Quezon City. At wala na raw sanang magtangka dahil tihadong mananago. Nagpabalita mula sa frontline. Laila Pangilinan, News 5. Suspendido na ang accreditation ng Berjaya Hotel sa Makati City. Ayon sa Department of Tourism, revoked na rin ang kanilang permit bilang multiple-use hotel. Dahil pa rin yan sa pagtaka sa quarantine ni Gwyneth Chua, mas kilala bilang Poblacion Girl. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, lumabas na hinayaan lang ng hotel staff si Chua na umalis 15 minuto matapos mag-check-in. Binigyan naman ng 15 araw ang Berjaya Hotel para umapila sa desisyon. Sa isang pahayag naman, itinaw ni Carlos Laurel na kasama ni Chua sa poblasyon na hindi naman pala invited si Chua sa naturang party. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa CIDG para sa investigasyon. Sobrang sarap. Umalag si Tokyo Olympian EJ Obiena sa desisyon ng Philippine Athletics Track and Field Association o PATAPA nang tanggalin siya sa national team at sampahan ng kasong estafa. Sa isang pahayag, sinabi ng pole vaulter na patuloy niyang i-represent ang Pilipinas. Hindi naman daw siya tumatalong para kay PATAPA President Philip Wico, kundi para sa Pilipinas. Ipinag-ubayan na rin daw ni EJ sa kanyang legal team ang estafa case kaugnay sa issue sa sweldo ng kanyang coach. Kailangan daw niya kasi mag-focus dahil pasimula na kung sabaw dito sa ato zero. Si Tokyo Olympics bronze medalist Yuger Marquez. Hindi raw kasi siya iniwan ito bago pa ang Olympics, kaya gusto niyang ibalik ang suporta. Inutusan naman ng Philippine Sports Commission si Ogiena na tapusin na ang liquidation ng mga account para ma-clear ang issue. Nagutos din sila sa atleta at pagkawa na itigil ang sagutan online o sa ibang media platform at magharap kasama ang TSC para matundukan na ang issue. Susunod, BTS members na sina Suga, Jin at RM fully recovered na sa COVID. Yan ang dapat abangan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Plus the energy.
Ah, mahal. Ano? Hindi ko luha yan, pawis mo yan. Masarap mga kador. Sarap talaga kumain pa may sili. Grabe. Pinapawisan ka na. Lumuluha ka pa. Ah. Po mga ka-idol, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. I-share po ang video ito at like, comment at subscribe na po mga ka-idol. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell para maging aktibo kayo sa mga susunod yung video i-upload mga ka-idol. Yan, maraming maraming salamat po sa inyong panonood.